Ikinalungkot ng online seller na si Aya Villaruel ang nararanasang internet censorship ng foreign website sa Russia. Lalo't gamit niya ito sa kanyang online selling. Malaking epekto, lalo na ako online seller, bumaba yung sales ko sa ngayon, hindi ako makapromote kung ano yung mga sales. Tapos basta malaki yung epekto para sa mga kababayan natin dito sa Russia. Bawal na rin ang paggamit ng social media application matapos i-ban ng Federal Communication Agency ng Russia ang access sa Facebook at Twitter. Kaya hirap ang mga OFW sa Russia sa kanilang komunikasyon. Gaya ni Josephine Agoncillo na gumagastos na ngayon sa pagtawag sa mga kaanak sa Pilipinas. Malaking bagay ang pagmawala ang Facebook sa Russia kasi iyon lang pinaka-access namin sa mga pamilya namin sa Pilipinas. At saka ang Messenger, yun lang ang ginagamit namin, matawagan sila. Unlike kung gagamit kami ng mga paid na mga apps katulad ng Skype, ang 499 na amount, ilang minutes lang namin magagamit. Ibig sabihin, malaking bawas yun sa income namin in a month. Habang si Raquel De Los Reyes ay nawala ng mapaglilibangan at mapagkukunan ng balita. Sobrang laking epekto, tsaka sobrang hirap kasi yun lang yung way namin para makapag-communicate sa mga family namin. Especially yun din yung rason namin kung paano kami nakaka-survive dito. Na yun lang din yung way namin para maging happy dito. Ang internet blackout ay bunsod sa patuloy na special military operations ng Russia sa Ukraine. Bawal na ang social media platforms at suspendido rin ang serbisyo ng ilang Western sites at software companies sa Russia. Dahil sa digital isolation ng Russia, kontrolado na rin ng Russian government ang media at news broadcast. Itinuturing na krimen ang anumang report ng pagsalungat sa military operations ng Russia sa Ukraine at maaring maparusahan na hanggang 15 taong pagkakulong. Matinding dagok para sa mga Pinoy ang paghihigpit sa paggamit ng social media at internet na hindi lamang libangan kundi tulay upang maibsan ang pagkawalay sa pamilya. Isang malaking sakripisyo ang kailangan nilang gawin kapalit ang seguridad at ang pagkakataon na patuloy na makapagtrabaho at manirahan dito sa Russia. Para sa TFC News, Neil Cabornaitero, ABS-CBN News, Russia.